Ito anong color to? Cyan. Super. Yamaha, Mio, Patio, ito ba? Para sa you? Hey, this is Aldrich, your shopping sensei. Hi, yeah. And it's in my DNA. Every day, in any way, matulungan kayo madiskubre kung bakit ay sarap sakyan at ang forma, i-drive. Disclaimer, this review and interview is for you. Para magkaroon tayo ng clue at hindi tayo mag-argue. Nandito tayo ngayon sa Moto Trade Cavite City at syempre kasama natin yung artistahin na mag-assist sa atin ngayon, si Ma'am Brian. Tanong ko lang, para kanino yung Yamaha, Mio, Patio? Ginawa ang Yamaha Mio Fascio. Usually, ang target market po kasi nila is yung mga teenager. Paano yung Ma'am Brian, kung sakaling alam ba, first time lang ako magdadrive ng motor, user-friendly ba siya? Madali gamitin, magaan, convenient po siya. Tapos, pag mga namamalengke po, may mga lagayan naman po siya. Ma'am, pwede mo matingnan natin kung komportable kayo sa loob? Ayan. Ano height yung ma'am? 5'. Yung leg room, malaki-laki po ma'am, di ba? Opo, medyo malaki pa siya. May iba bang color na available bukod dito? Yes po. Tatlo po ang color ni Fascio. Meron po tayong ivory white, meron ding red, saka ito pong cyan. Ang hinahanap po talaga nila is ivory white kasi maganda talaga. Ano nga bang meron sa Yamaha Fascio? Alamin. Ang Fascio pala ay pwedeng lagyan ng saddle bag dito sa side, sa kaliwa at sa kanan. Ang isa pang maganda dito sa Fascio, ang headlight ay LED na at oval shape ang design niya. Para naman sa turn light, ito ay bulb type, kaliwa at kanan. Ang nagustuhan ko dito sa rear brake, bukod sa mechanical leading drum brake na siya, kahit isang kamay lang, pwede na nating i-handbrake. Press lang ng ganito, press itong pindutan, ayan, nakapreno na siya. Tapos pag gusto natin i-release, pull lang. Isa pang nakaka-excite dito, yung kanan na brake sa harapan ay disc brake na. Sino ba naman hindi magiging proud i-drive ito? Ang forma. Yung harap niya, meron siyang black sa center and then matte finish siya. At syempre, importante na maganda ang hinaharap o ang bumper. Madalas ang nagdadala sa motor ay yung front fender. Ito ay merong big front fender. Ang maporma na ang malakasan. Ang Fascio ay may classic design pero mala-futuristic ang technology dahil ito ay blue core hybrid power assist system na tumutulong kapag umaahon. Ang engine type ay air-cooled 4-stroke HOHC 2-valve. Meron itong fuel consumption na 51.6 km per liter. Kahit na nakakapanghinang ipamalengke ito, ay sarap gamitin ito pang pasyal pero kung tayo ay mamamalengke, ay pwedeng-pwede rin ito gamitin dahil ito ay may retractable hook sa harap. Maganda yung retractable hook niya dahil pagpasok niyang ganyan, nakalock. So hindi mahuhulog yung sinabit natin. Pero syempre, madalas tayong maraming binibili sa palengke kaya kapag kinulang dyan, ay ang good news, pwede pa tayong maglagay dito. Kagaya sa harapan, ito ay safe din pag sinabit natin yung ating mga bag dyan, hindi siya mahuhulog dahil nakalock. At syempre, kapag tayo ay namamasyal, kailangan natin ng additional compartment. Dito po ay pwede tayong maglagay ng ating mga smartphone. Kung hindi naman kakasya ang ating smartphone, kagaya ng smartphone ko, ay pwede tayong maglagay ng mga ibang bagay dyan. Kung lalagyanan naman ang ating mga frappuccino o ating tubig, ay meron ding separate na lalagyanan. Very user-friendly itong compartment dahil once na gusto na natin saran, pull lang natin to, push. Okay na. Kung madalas tayo nagda-drive-thru, cappuccino, frappuccino, at kung anumang chino yan, ang good news, may lalagyan na separate. Dito natin pwedeng isuksok. Ibang isusuksok natin ngayon yung aking microphone. So malalim-lalim na po ang kanyang compartment para sa mga inumin at kung ano-ano pa. Speaking of compartment, saan ba pwedeng ilagay yung ating helmet? Siyempre, dito sa ilalim. Pero paano buksan? Dito sa suksukan ng susi, i-turn left lang natin. Yun. Hindi kasha yung helmet, isabit na lang natin. Pag binili natin ito, meron na tayong libreng pangtanggal ng mga screw. At syempre, itong madalas nating magamit itong Allen wrench. Side mirror, hindi ko pa pwedeng maipakita sa inyo dahil silyado pa siya. Papeles, warranty, guidebook. Hey Aldrich, katulad ba yun ng ibang mga Yamaha kapag inopen mo, ay merong parang spring. Ito, para mapanatili natin naka-open, kailangan isagad natin ganyan. Pero unlike ng mga ibang model ng Yamaha na merong parang hood sa kotse.
At syempre, meron itong Y-Connect. Ito yung pinaka QR code. So, tinakpan na lang muna natin. Kapag malayuan ang gusto natin, long drive, hindi tayo kakabahan na tayo ay mauubusan ng gas dahil meron itong fuel capacity na 5.1 liters. Pagdating naman sa upuan, ito ay merong two-tone. So, ito yung design niya sa harap. Malalim din. Ito yung medyo mas solid. Maganda yung design niya. Ang sarap upuan. Mukhang mag-i-enjoy tayo mag-drive gamit itong Yamaha Fazio. Gano naman kalapal itong Yamaha Fazio. Ito ay may 685 mm na width. Pagdating naman sa ground clearance, meron itong 135 mm. Ang overall na height o yung haba ay 1,125 mm. Ang seat height ay 750 mm. Pagdating naman sa wheelbase, ito ay merong 1,280 mm. Merong itong engine oil capacity na 84 liters. Ano naman ang starting system nito? Ito ay merong electronic system. Pagdating naman sa front tire, ito ay tubeless na. At syempre, yung rear tire ay tubeless na din. Fazio problem, lalo na kapag tag-ulan dahil pwedeng matalsikan ang looban ng ating Fazio dahil sa maiksi lang yung mudguard. Pero ang solusyon dito ay palitan natin yung mudguard at habaan natin and solve na. Madalas sa pagkain, magiging Fazio problem dahil maaring maging matagtag ang ating pag-andar. Pero ang solusyon, pwede natin palitan ang shock absorber. Fazio problem. Totoo, pwede natin ito ma-encounter pero madali ding solusyonan. Para maiwasang magasgasan ang ating motor dahil sa susi, lagyan lang natin ng rubber at yun, solved na. Paano naman gamitin ang Yamaha Mio 125 Fazio? Meron tayong mystery guest. Tatanungin natin, Sir Patrick. Paano sir kapapaandarin na? Isusoksok mo lang po siya. Tatapat mo lang siya sa on para mag-start po yung unit. Pipigayin mo lang po yung preno po. Kahit po sa kaliwa or kanan, pwede po. Then push start po para mag-start. For safety din po, hindi basta-basta andar po yung unit. Pag naka-side stand po siya, kahit po naka-center stand po siya, hindi siya mag-start. Kahit ano, press po na starter po. Para safe po siya, ilalak mo po yung kanya pong manibela. Susok-sok mo lang po, push po, then bihitin po pa kaliwa para po malak po yung unit. Dapat po is nakaaling po yung manibela pakaliwa para maipalak po siya. Paano pagpapaandarin ulit siya? Pakanan siya? Lang. Opo, pakaliwa. Pakanan po. Ayun. Para mabuksan niya po. So secure talaga ang ano Yamaha Mio 125 Fazio. Sa ilaw niya, signal light niya po, kaliwa, then kanan. Ito naman, kagandahan po sa kay Fazio is may hazard na po siya. LED ba yun, sir? Yes, sir. Unlike po sa ibang unit, Mio i125 standard or S version is wala po siyang hazard. Ito ang battery na Yamaha Mio 125 Fazio. Ganyan, sir. Secure siya sa kahit sa mga tubig. Yes, sir. Kasi mayroon naman siyang takip. Talagang all original Yamaha. Ito po yung battery niya. Hindi siya masyadong malaki, hindi rin naman sobrang liit. Ikakibit na yung battery para makita natin yung dashboard ng Fazio. So bakit secured yung battery? Meron ba siyang additional na case bukod dun sa mismong takip niya? So yung takip ng battery ng Fazio, yan yung unang layer. At syempre yan yung pinaka takip. Pag in-insert natin yung susi, ito yung makikita natin. Oras po, battery, odometer. Tapos sa Y-Connect, pwede natin makita saan last pinard. Kung mga maintenance po. Paano pag halimbawa gusto ko na bumali, paano naman yung mode of payment? Meron po tayo two types of mode of payment. Merong cash. Pag cash po, online reservation muna po tayo kay motortrade.com.ph. Then pag installment, meron po tayong mga requirements like 2 valid ID, 2x2 pictures, saka proof of income. Pag installment po, may CI siya. 1 to 2 days process po. Pwede na nating may uwi si unit. Okay, meron po kaming FB page. Motor Trade, Cavite City, Yamaha 3S po. Pwedeng pa-like, then message na lang po kayo doon. Kami rin po yung sasagot mismo. Ang address din po pala namin dito sa store, P. Burgos Avenue, Barangay 56, Labano, San Roque, Cavite City. Pero pag dalmawa, gusto nyo na talagang mingin at bibili na kayo, hanapin nyo lang si Ma'am Brian, siya yung mag-assist sa inyo. Mga kamoto, mga ka-DNA, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kay Sir Aldrich Shopping Sensei. Subscribe, pindot na. Maraming salamat, Ma'am Brian. Thank you.